Bakit? Nag-work na yung map application! Akala ko naman kung ano. So, are we going the right direction? Namali tayo ng nilikuan kanina, kaya kailangan natin mag-U-turn. Babalik tayo sa dinaanan natin kanina? Yung walang tao, walang bahay, walang stores? Sila, gutom na ako. Kanina pa kumukulong yung tiyan ko. Bakit hindi ka nagsabi? May pagkain ba tayo? Oh, hello! Girl Scout to, no? Oh, ito. Anong gusto mo? Gusto mo ba ng sandwich? Or gusto mo ba ng kanin na may ulam? Anong gusto mong ulam? Afritada or adobo? Or gusto mo ba ng chips? Or gusto mo ba ng chocolates? Kompleto ka talaga. Kompleto talaga. Hindi lang yan. Meron pa akong kapote. Meron akong payong. Meron akong flashlight. Meron akong inflatable na unan. Meron akong gamot. Kahit abutan tayo ng apocalypse sa daan, handa tayo. You are amazing. Kaya kita love eh. Ano yun? Sus, bingi-bingihan. Narinig mo naman eh. Gusto mo lang marinig ulit eh. Hindi ko narinig. Promise. Weh. Oo nga, anong sabi mo? Ang sabi ko, love kita. Ah, okay. So, ano nga yung gusto mo? Gusto ba ng cookies and cream? Masarap yung ano, yung hazelnut. Tapos, yung basta lahat ng chocolates. Masarap to. Or kanin at ulam. Unahin mo muna yung kanin at ulam. Kailangan mong kumain na marami kasi kanina ka pa nagda-drive. Yes! Huh? Actually, did you see the way the judge was looking when I was telling the story about giving Robin a family? I think talaga na-convince siya sa pag-a-acting mo. Hey, that wasn't acting. Well, a little part of it is. Siyempre, kailangan natin i-convince yung court na mas malakas yung laban natin kay Marlon. Well, either way, malakas talaga yan. Hmm? I'm so excited kasi pag na-approve yung guardianship mo, first thing we'll do, Asian tour. Pagkatapos, European tour. After that, bibili tayo ng vacation house sa Tagaytay. More cars. Wait, hang. Are you serious? Paano kung masilip tayo ng korte? Attorney Sakai is still in the picture. We have to ask permission from him every time we ask for money. That's what Patty did. She had to file a financial report. Mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa pag-fake ng reports. Ipapalabas natin as if lahat para kay Robin. Yung mga trips abroad, para maipasyal siya sa ibang bansa. Vacation house sa Tagaytay, para may pag-rest sa weekends. More cars, kasi we're starting a business with Robin eh. We all have him in mind. But after that, we'll join sa business ni Francis. Yung totoo niyang business. You mean, oh, hell no! Hindi ako magiging part ng any illegal businesses na yan. Han, maingat si Francis. He's been in business now for over a decade. And I don't care. I said no, Peter. Pag na-approve na yung guardianship ko, no more hanky-panky, okay? Han, sweetie, honey doll, you don't say no to me. Of course I do. And I can. Actually, hon, alam mo, mag-relax ka lang kasi eventually, I'm gonna be the guardian of Robin's properties as well. So, huwag ka magmadali. Everything is gonna be fine. I said you don't say no to me. You understand? Do you understand? Yes. Yes, hon. Good girl. Now finish your food. Ba tayo? Oo, mga 3 hours pa daw sabi dito. Bili muna tayo pa sa lobo. Tara. Ano kayang gusto?
gusto ni Nanay. Mahilig pa kaya siya sa mangga? At... Bili na lang tayo ng iba-iba para sigurado. Ate, isang piling po ng saging at saka 2 kilo ng mangga. Okay. Yung hinog po, ate, ah. 2 kilo? Kila, sure ka ba na 3 hours pa yung biyahe? Kaya yan. 3 hours na lang naman, eh. Inaantok ka na. Kanina ka pa hikab ng hikab. Kaya ko itong tiisin. Kumanta ka na lang para sa akin para hindi ako antukin. Pwede rin. Kaya lang, maganda ang boses ko. Baka lalo kang antukin. Conceited, ah. Pero seryoso, Zeki. Kailangan mong magpahinga. Kasi kanina ka pa drive ng drive. At saka hindi na natin sigurado kung talagang 3 hours lang yung biyahe. Kasi liblib yung bar yung pupuntahan natin. At saka baka mamaya, maligaw na naman tayo. Magpalipas na lang tayo ng gabi sa hotel. Okay lang ba? Oo naman. Basta ba... Separate rooms. Ate, magkano po lahat? 250. Ah, sige. Kuha lang ako ng money. Ano ka ba? Ano na, ako na. Ate, magkano po? 250. 250. Robin, pwede bang tumabi si nanay sa'yo? Oo naman po, nanay. Bakit naman po hindi? Talaga? Pwede ako? Opo. Eh, ba't ganun? Sabi kasi ng tatay mo, siya daw, ayaw mo daw magpatabi sa kanya. Bakit? Hmm? Bakit? Meron ba kayong problema ng tatay? Wala po, nanay. Sinasanay ko lang po yung sarili ko. Sinasanay saan? Na hindi po maging baby ni tatay. Ha? Ano yung mga sinasabi mo? Bakit? May girlfriend na po siya. May iba na pong gustong gawin. Gusto ko pong masanay na hindi ko po siya lagi makakasama kung gusto ko. Pagsanay na po akong may kahati kay tatay. Sa'yo naman po, nanay. Sa akin? Opo. Pag naging boyfriend mo po si Tito Harold. Robin. Okay lang po yun, nanay. Okay lang po ako. I love you, nanay. Good night po. Hello, Auntie Cathy? Patty, pagsabihan mo ay ang kapatid mo. Po? Bakit? Anong ginawa po ni Bunso? Eh, yung palang visa nilang pamilya, dumating na. Eh, hindi pala siya kumikilos. Sayang yung opportunity. Ha? Dumating na yung visa nila? Approve na sila pa Canada? Hindi mo rin alam? Ano ba naman yung kapatid mo, ang petix? Hindi sila iintay ng trabaho dito sa elder care. Alam mo ba na itong si Mr. Miller? Kahapon gusto nilang tanggapin yung aplikante. Kaso pinakausapan ko nga lang. Kasi nga ang alam ko, malapit na yung visa ni Renz. O tapos ngayon ito, parang ayaw na niyang umalis muna at pumunta dito. Nakakatawa si Kuya Manny Tay, no? Parang walang kapaguran. Seryoso talaga siya na aaraling niya yung baboyan. Sabi nga na Renz kanina, tumulong daw rin sa pagpapaanak ng baboy. Tama na yan, Kuya. Sagay muna. Yeah? Really, Lorenzo?
Inom tayo? Oo. Alright. Baka naman isipin mo, wala kang reward eh. I don't need a reward, Lorenzo. I'll do it. It's a trick I learned. Yeah! Oh, alright. Ayos ah. Kuya, don't calling me Lorenzo na. Nakakatanda eh. Renz na lang or Bunso. Okay. Salamat, Bunso. Cheers. So, okay, it's your turn. Yeah. Ikaw naman magkwento tungkol sa buhay mo. Tungkol doon sa pagiging abogado mo. Or yung ano, yung buhay sa London. Eh, kahapon pa ako kwento ng kwento tungkol sa amin dito eh. Pati yung mga pangalan ng mga baboy, nakwento ko na. Okay, ano gusto mo malaman? Bakla ka ba? What? Come on. I'm straight, okay? Actually, I just came from a relationship. Yeah. Oh, ano nangyari? Ikaw nakipag-break ko siya. Eh, teka. Kano kayo katagal? I think there's... Maganda ba? Sexy? Ano? Yeah, I guess. Ayos ah. Tay, sali ka sa kanila. Huwag na. Hayaan na lang natin mag-banding yung magkuya. Sandra, hindi ko makontak si Bunso. Ah, niiwan niya kasi yung cellphone niya dito. Teka, labasin ko na lang, ha? Sandra, Sandra, hindi na okay na. Ikaw na lang kakausapin ko. Tumawag sa akin si Auntie Cathy. Approve na pala yung visa niyo pa kanat. Eh, bakit hindi niyo pa inaayos yung pagpunta niyo dun? Ayaw kasi ni Renz, eh. Anong ayaw pa ni Renz? Sandra, huwag mong sabihin sa akin na nagbagong isip niya. Nakakahiya kay Auntie Cathy. Nire-reserve niya talaga yung trabaho para sa inyo. Ay, sayang naman yung trabaho dun sa elder care. Hindi kayo hihintayin nun. Hindi naman sa ganun, Ate Patty, pero... ayaw kasi ni Renz na umalis kami nang hindi magkaayos si nanay tsaka si tatay. Ate, galit pa rin ba si nanay sa atin? Eh, hindi naman na yata, pero... siyempre, parang ayaw pa rin tayong kausapin. Eh, hanggang kailan kaya ganyan? Eh, mag-anniversary na si tatay tsaka si nanay. Baka palang pasin niya pa yun. Hala ka, anak ng tipaklong. Oo nga, no? Anniversary nga pala nila nanay at tatay. Tignan mo, sa dami ng problema ko, sa dami ng drama ng buhay ko, nakalimutan ko na mag-anniversary pala sila. Eh, paano yung gagawin natin, ate? Matutulog na ako. Pahinga ka na rin. Okay. Anong oras kita kakatukin sa room mo? Mga 4 a.m. Got it. Good night. Ilabas mo siya! Ilabas mo siya! Siguro tinatago mo siya dito, no? Norman, lumabas ka
dyan! Huwag kang sinungaling! Nasaan si Norman? Becky! Nasaan siya? Lumas na! Sheila? Bata-bata, ano Becky. Sino to? Anong ginagawa mo sa kwarto ng kaibigan ko? Sinungaling siya. Huwag mo na siyang ipagtanggol, pwede ba? Ipagtanggol? Kabit siya ng asawa ko. Kabit? Oo, kabit. Anong pinagsasabi mo? Okay ka lang? May kaibigan akong bellboy sa hotel na to. At nakita niya yung asawa ko nakasama yung kabit niya sa room 305. Room 305? Dito sa room na to. Tira mo muna yung kwarto, room 304. Bago ka sumugot, siguraduhin mo muna. Oh my God. Sorry, pasensya na kayo. Sorry talaga. Nagdilim lang talaga yung paningin ko, tsaka nataranta na ako. Sorry, pasensya na. Norman, walang hiya kang kalit! Okay ka na ba, Sheila? Sure ka ba? Dito ako na muna. Saan ka pupunta? Hindi magre-reklamo. Anong klaseng hotel to? Basta sumusugod yung mga tao dito sa kwarto mo? Sheila, dito ka lang, okay? Hindi, Zeki. Huwag na. Sheila, hindi ko pwedeng palampasin to. Please, dito ka lang muna, please. Zeki, okay na ako. Okay lang ako. Sure ka ba? May problema ba? Nahimik mo ah. Hindi. Wala namang problema. Kaso si Natalia. May pinakita kasi siyang picture sa akin. Magkayakap kayo ni Patty. Ang bihira talaga tong si Natalia. Niyakap ko si Patty kasi takot na takot siya dun sa trial. Na baka mapunta yung guardianship ni Robin kay Natalia. Yun, kinomfort ko siya. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo kasi... Hindi. Hindi mo kailangan magpaliwanag. I'm just worried kasi... iba maglaro si Natalia. Hindi siya kasing helpless gaya ng pinoproject niya. She's mean and scheming. Kaya nga, gumagawa siya ng issue sa ating tatlo para magkagulo. Kailangan mag-ingat tayo dahil ang ibig sabihin nun, kaya niyang gumawa ng mga kwento para lang to get what she wants in court. Alam ko yun. Lahat ng pinapalabas ni Natalia, puro kasinungalingan lahat yun. Kaya dapat hindi sa kanya mapunta si Robin. Kaya dapat, Noy, sa susunod, mag-ingat ka rin. Hindi naman lahat ng tao naiintindihan yung dynamics ni Patty. Kayang lagyan ng mali siya ni Natalia yan at she might use that against you sa court. Sandali lang. Hello, Zeki. Anong update? Ano? Andiyan na ba si Zeki? Ha? Tinawagan niya ako kanina. Kinuwento niya sa akin yung nangyari dyan. Kaya sabi ko, samahan ka matulog sa kwarto. Eh, parang lahat ng tao dyan. Kahit sino, pwede maglabas-pasok sa hotel eh. Andito na po siya, kuya. O, sige na. Magpahinga na kayo. Matulog na kayo. Maaga pa kayo bukas. Sige po, kuya. Good night po. Turog na tayo? Good night. Natatawa lang ako sa manangyari ngayong araw na to. Adventure talaga. Natuwa ka talaga sa manangyari ngayon? E muntik na nga akong maihinong makita ko yung babae na sinisigaw-sigawan ako. E ano kaya kung naihi ka talaga, no?
Yak! Eh di sana wala na akong mukhang ihaharap sa'yo ngayon. Bakit naman? Eh pagtanda natin, for sure, maihi pa rin tayo sa pants natin. Mahihiya pa ba tayo nun? Naiisip mo talaga yung mga bagay na yan? Natatanda tayo? Together? Of course. Hindi. Yung pagtanda natin, may ihi tayo sa salawan natin. Excited ka na ba para bukas? Sobra. Medyo kinakabahan ako. Kasi iniisip ko, ano na kaya yung itsura nila ngayon? Kamusta na kaya sila? Masaya kaya sila? Or nadagdagan na ba yung maliliit kong kapatid? Or kung naaalala ba nila ako ng mukhaan? Ikaw ba na memorize mo ba, ba yung mga mukha nila? Hindi na masyado eh. Minsan sa panaginip nakikita ko sila. Lalo na si nanay. Naaalala ko na lagi kong napapanaginipan yung sa car wash nung iniwan niya ako. Pero kadalasan kasi pag-gising ko, nakakalimutan ko na eh. Galit ka pa rin ba sa kanya, Sheila? Kasi hindi niya binigay yung hiniling kong lollipop. Lollipop? Pero actually, naiisip ko nga, paano kaya kung hindi niya ako iniwan sa car wash, no? Siguro, hindi ako nakapag-aral. Or baka may asawa na ako ngayon. Or o kaya may anak na ako ngayon. Kaya, alam mo, hindi ako galit kay nanay. Kasi feeling ko mas napabuti ako. Buti na lang pala iniwanan ka niya, no? I mean, I think I should thank her. Kung hindi kanya iniwanan, hindi kita makikilala. Hindi ako magiging ganito kasaya na I have met a girl na laging nagpapangiti sa akin. And sigurado ka ba? Okay lang sa'yo? Ano naman? Huwag mo ko itindihin. Hello. Magandang umaga po. I'm Glenn. Hello. Hello. Hi. O ano? Tara. Idaan lang natin si nanay sa karinderya. O sige. Tara. Nay. Nay, miss na po namin kayo. Umuwi na po kayo. Miss. Tigilan mo ko, Lorenzo. Isa ka pa, Sandra. Ginamit niyo pa tong apo ko. Ano-ano? Inay, lagi rin po kayong hinahanap niya ni Baby Angel. Diba, Baby Angel? Miss mo ba si Lola? Buti ka pa. Pinupuntahan mo ako. Hindi tulad ng ibang tao. Ano yun, Nay? Ah, oh, wala, wala. Hindi may sinabi ka eh. Wala, wala. Sabi ni Nanay, buti pa daw si Baby Angel. Pinuntahan siya. Di tulad ng iba dyan. Mahal. Mahal, patawarin mo na ako, mahal. Please. Miss na kita eh. Miss na kita, mahal. Lagi nga kitang binibisita dito. Lagi kitang sinisilip. Andyan ako sa gate, oh. Nahuli pa nga ako ni Sheila nung minsan. Eh, ba't di ka lumalapit? Eh, pinigilan ko po kasi, Nay. Eh, sabi niyo po, di ba? Huwag kayong guguluhin. Kaya po sabi ko kay tatay, huwag talaga kayong lalapitan. Nagpakabait kami na ya, sinunod ka namin. Kaya huwag na tayong mag-world war. Pwede bang magbati-bati na tayo? Magmahalan na tayo ulit, Nay. Mahal. Mahal, patawarin mo kami sa ginawa namin. Lalong-lalo na ako, mahal. Patawarin mo na ako, please. Miss na kita. Nay, maging pamilya na tayo ulit, please. Nay. I miss you. I miss mo ba kami? Mahal. Yeah!